There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of color, only feeling blue. Hello, hello, hello! Good morning, good afternoon, good evening, whatever. Ang tagal kong hindi nakapag-vlog. Medyo na busy lang sa work. Pero madami tayong pagkakantuhan, madami akong utang sa inyong kwento. In this vlog, I'm gonna show you the vulnerable side of me. Pero bago ang lahat, maghanap muna tayo ng place kasi kailangan ko umupo. There's a lot of colors lost within a haze. Maghanap muna ako ng maupuan dito. Actually, pag na-stress ako, pumupunta ako dito. Kapag summer, maganda dito kasi madami naliligo, tapos buhay na buhay yung puno, green na green. But this time around, naglalaglaga na yung mga dahon kasi malapit na winter. Hindi pa naman winter, fall. Don't rely on others. Wala pa akong naririnig na huni ng ibon. Normally, kapag summer, madami ditong ibon. Baka nag-migrate na sila sa ibang lugar kasi malamig na. Ayan. And maganda ang araw. And today, wala akong work kasi today is holiday dito sa Germany. Yeah. Malapit na akong umupo. To get you through the maze. Dreams are now sent for me. Standing by. So yun nga, magkwentuhan na tayo. Bago ang lahat, uminom muna tayo ng kape kasi lalamig na. So ayan, madami kong kwentong utang sa inyo. Baliktad. Madami akong utang na kwento sa inyo. Mag-start tayo noong January. December. January tapos December. Last December, natapos ko yung master's ko. Walang graduation na naganap kasi, di ba, pandemic, bawal ang ceremony. So, parang walang formal na graduation. Binigay lang sa amin yung diploma, sinend sa post. And then, yun. January, I was having an anxiety. Anxiety na hindi ko inakalang darating sa akin. Alam mo yun, yung parang, akala ko lang kapag magkakaroon ka ng anxiety is drama lang, na parang madrama ka lang sa buhay. Hindi pala. Dumarating yung time na wala kang gustong gawin, gusto mo lang humiga sa kama, humiga lang sa o magstay lang sa bahay mo, wala kang gustong i-meet, wala kang gustong gawing activities, ayaw mong pumunta ng yung mga normal ways na ginagawa ko katulad ng i-meet yung friends or kumain sa labas, mag-coffee, lumabas kami dalawa ni Robert manood ng movie. Hindi ko nagagawa. Tapos, malungkot kasi ang dami kong na-miss. Ang daming nawala. Nawala ang friends. Yung iba, naiintindihan ako, yung iba hindi. And, may asuk ba? But anyway. Tapos, wala, na-distract ako ng asuk. Tapos, ano pa ba? Na-distract ako ng asuk dumaan. Nasa na ba tayo? Nasa anxiety pa. Nasa anxiety. Yun. So, nag-decide ako umuwi ng Pilipinas kasi I have to parang find ways kasi parang nawalan ako ng purpose. Parang nag-plateau na yung goal ko sa buhay, nag-plateau na yung happiness, lahat. Na-achieve ko na yung kung ano yung gusto kong gawin. Natapos ko na yung bachelor ko and then natapos ko na yung master's ko. Tapos and then parang biglang nandun na ano na yung susunod. Tapos dun nag-start yung anxiety ko. Parang pressure sa society na ang daming expectations sa iyo na after mong matapos ang masters, kailangan mo magkaroon ng work and then kailangan mag-save ng money, magkaroon ng ganitong bagay, ng ganyang sasakyan, bahay. I don't know, maybe it's just me. But yun nga, yung pressure, yun, almost 2 months akong ayaw lumabas ng bahay, nasa bahay lang. Mostly ang ginagawa ko kain, tulog, nood ng Netflix. Tapos nag-decide akong umuwi ng Pilipinas kasi sabi ko kailangan kong mag-cool down, kailangan kong bago ako maghanap ng work, kailangan
kailangan nakapag-relax ako kasi ilang years ako nag-aral, di ba? So I went to the Philippines as March, end of March, o sabihin natin April. April, May, June. 3 months ako sa Pilipinas. And then, after nun, while I was in the Philippines, nag-work naman ako. Nahahanap ako ng work na part-time lang, 2 hours per day. And then, medyo nabawas-bawasan yung anxiety ko. And then, kasi busy, di ba? Sa Pilipinas, pag gusto mong lumabas, hindi mo i-consider yung, ay, malamig, yung weather. Kung gusto mong lumabas, lumabas ka anytime you want, go to the beach, and then, mag-relax. So, na-enjoy ko siya. And then, after 3 months, bumalik ako dito. Dala-dala ko pa rin yung work ko na part-time. But, luckily, lucky enough, nakahanap ako ng full-time job. So, parallel dun sa full-time job ko, meron pa akong part-time na na ginagawa, 2 hours per day lang naman. Hindi ako makapag-resign kasi contracted ako dun. So, mahirap siya kasi may full-time ako and then may part-time akong job na ginagawa. And at the same time, yung work, nag-apply pa ako. Biruin mo yun, 3 work na pinagsabay-sabay ko. Nag-apply pa ako ng work sa hotel dun sa pinag-workan ko hotel before. Kasi nung nag-aaral ako ng masters, nagpa-part-time ako ng hotel, sa restaurant. So, weekends, wala akong ginagawa. Sabi ko, okay. Kailangan kong mabisi, kailangan kong hindi mag-isip ng kung ano-ano. Kaysa mag-stay ako ng weekend dito sa bahay, mag-work na lang ako. So ayun, 3 work na ginagawa ko isang full-time, Monday to Friday, tapos evening nag-work ako nung magaan lang naman kasi Excel lang siya. May mga edit-edit lang na ginagawa, tapos formatting. So ginagawa ko siya evening. And then Saturday, Sunday, sa part-time na hotel ko ako pumupunta. So wala akong time mag-isip, wala akong time malungkot, wala akong time i-entertain yung bad thoughts. Or I don't know if it's a bad thought or I don't know if it's healthy or unhealthy thoughts, but all thoughts are valid. Wala akong time para mag-isip. And then when I came back, somehow malungkot kasi hindi na siya dati, hindi na siya katulad before na madami akong friends, nawala lahat ng mga friends ko, may natira ilan lang yung natira. And somehow masaya din kahit papaano kasi you get to know kung sino talaga yung friends mo. And then malungkot kasi it could have been parang handled it well. I could have handled it well. Pero yun nga, ganun talaga pag tumatanda, nababawasan daw yung mga friends. And but anyway, so nasa na tayo. So ngayon, ayan, bumalik yung aso. And then ano ba? Nasa na tayo, nawala ulit ako, na-distract ulit ako. So ngayon, nag-work ako ng full-time and at the same time, meron akong minamanage na negosyo ko sa Pilipinas. Meron kaming Airbnb na minamanage yung friend ko. And masaya somehow kasi wala na nga akong time mag-entertain ng bad thoughts. So parang nakatulong yung pag-uwi ko ng Pilipinas. And then, nakatulong yung pagiging busy ko sa job, sa work. But wala na talaga ang social life. Yun lang talaga yung pangit. Kasi hindi ko na nababalance yung life work, yung work-life balance. Hindi ko na nababalance yung work-life balance. Hindi ko na siya nababalance. And parang nag-work ako. Parang nag-work ako to live, not live to work. Nag-gets mo yung difference. Yun. And then, yung about sa graduation namin, uuwi ako ng, hindi uuwi. Ang dami kasing tao na naglalakad, tapos tinitingnan nila ako, kaya ako nadidistract, kaya hindi ako mapag-concentrate na maayos. So, ngayong end of October,
yung graduation ceremony namin, and it's will be happening sa London. So pupunta kami ni Robert ng London. Kahit late na ng 1 year yung graduation, pupunta ako talaga kasi kailangan kong makapagpa-picture. Kailangan kong ma-experience yung pag-akyat sa stage, pagkuha ng toga, pag-abot ng diploma. Kahit yung diploma is fake, I know, kasi I have the original diploma na meron namang bagong aso. Kaso maliit lang. Ano pa ba? So, yun. Walang bagong ganap. And then boring yung buhay ko. Wala akong meet na friends. Kami lang ni Robert. Yun. Eventually, siguro uuwi ako ng Pinas for good. Not for good, maybe 6 months dito or 6 months doon. Or maybe 3 months dito, 3 months doon. Kasi kailangan ko mag full-time sa business namin ng Airbnb. And I'm happy kasi it's working really well. Madami na kaming units. I think 8 units na. Kung uwi ka ng Pilipinas, kung nandito kayo sa abroad, uwi ka ng Pilipinas. And kailangan nyo magstay sa Manila for a couple of days. Yan, kung mag-book kayo sa Airbnb listing namin, ililink ko down below. Tapos yun, ano pa? Yun lang update ko sa buhay ko. Wala akong ganap na masyado. Busy sa work. Walang time lumabas. And yun lang. Wala. So yun lang. Thank you very much for watching. And I hope kilala nyo pa rin ako. And then, yeah. Sana makapag-upload ako ulit simula ngayon. So thank you very much for watching. And I will see you again on my next vlog. Ubusan ko na yung kape ko. Malamig na. So bye.